Sa aking pag-ikot, may napansin akong isang matandang hapong-hapo na sa kanyang paglalakad. Sinundan ko ito hanggang sa kami makarating sa kanyang patutunguhan. At napansin ko na doon ay dati na kaming nagkatagpo. Bay-bay namin ni Mrs. Napahinto po kami rito at meron po kami nakitang kaibigan natin. Mukhang nangangailangan ng tulong to. Kasama ko si Mrs. guys, ito. Kaway-kaway kaya si Mrs. Namamasada po kami. Po kami sa abahan ng JP Rizal. Ayan, JP Rizal po kami. Sobra, pasensya na po kayo at maingay. Ngayon, nakita namin si tatay. Kung naalala niya to si tatay. Ito po yung 2021, binigyan tayo si Bambika. So ito tayo, meron ako siyang ibibigay. Pag damutan man tayo dito, ito siya nakayanan ng Team Dungaw at saka ni Adventures Mindan, ng mga taga-Saipan chapter, sila Tol Sir Jober, no? Sir Jober, thank you! Adventures Mindan, marami salamat sa inyo at ibibigay natin kay tatay para sa kanya. Alright, nagalap pa. Atay, damutan mo na to ha. Sir Dan Adventure 670 ng Saipan. So binalikan ko siya dito guys para interviewin ulit kasi hindi pa siya umaalis dito eh. Matagal na siya rito. Tapos kumbaga aalamin natin kung bakit ganun, no? Hindi pa rin siya umaalis dito, wala pa rin kamag-anak na kumukuha sa kanya rito. Sa tagal ng panahon na nandito siya, no? So ito po yung kanyang yung lugar, no? Pakita ko sa inyo. Ito yung ni tatay, yun. Yung nangihingi siya. Ayan si tatay. Kumusta tay? Ito, mabuti po. Ayan. Tandaan mo ako? Opo. Tandaan mo ako? Huwag mo na ako pinupo. Si Jabarski ako. Ayan, si Jabarski ako. Kumusta? Upo ako ha. Upo ako. Ayan. Ito si tatay. Ayan. Ba't hindi ka pa naalis dito simula nung binigyan kita ng ano? Hindi pa. Ano nangyari sa bahay? Wala kong bahay. Ibig sabihin, dito ka na, nag-stay ka na rito. Ilan taon ka na rito, nag-stay? Isang taon na, wala ka na. Isang taon na? Ibang pagpapas ng Mars, 15, isang taon na. Hindi, kasi nung naano kita, ibig sabihin, papiyo-hapiyo ka palang pumupunta rito. Oo, gabi nga. So ngayon, kaya ako huminto sa'yo, Tay, kasi gusto kong malaman ba kung may mga kamag-anak ka pang pwedeng puntahan, gano'n. Gano'n talaga. Yung isang mother ko, hindi kong pangatulong pangalan ha? Oo. Ano, Adelina Romero, apelido niya, yung pinto ba na apelido ng father yun? Boy pa yun, stepfather yun. Akin na dyan, lalakad ng 66 sa itong March. Eh kayo, ilang taon na kayo tay? 68 na ako itong April 17. 68? Mas matanda pa kayo sa stepfather nyo? May alam mo yung father ko, mahilig sa mga ganun-ganun. Ay, ibig sabihin, ano siya, oo, dating suntalo kasi pati. Oo, na natin pag-usapan na kung ano ba, ano. Ang importante tayo, nandito ako ngayon para kahit pa paano, yun, kung ano man yung pangangailangan mo, at baka sakaling merong mga magagandang loob dyan na nanonood, kahit pa paano, matulungan sana natin si tatay, guys. Dito lang siya natutulog, oh, yan. Yan. Dito ka lang natutulog, yan. Doon mismo. Yeah. Doon din, sa kabila doon. Mga 11. Sa may 11, pizza. 11.30. 11.30.
daw, doon ka na matutulog. Tapos pag ganito oras, dito ka muna. Ah, okay, sige. Yan po yung try, sige, si Mrs. Oh. Tapos, pagka, ano, pag kumalit, pagka pag nagsara na yon, dilipat ka na doon. Kumain ka na ba? Kanina tangali ba, kumain. Yan muna ko tumatumpay, nakuha ko sa cleaning na yan, pag gabi. Kumain ng gabi. Ano pangalan mo ni Tay? Gregorio Pintuan Jr. Gregorio Pintuan? Pero, natawag na sa pangalan ko, Boy talaga. Boy, itawagin na lang itang Manong Boy. Sige, Manong Boy na lang. Gregorio Pintukan Jr. Yeah, maingay guys, maingay. Medyo maingay, nandito tayo sa tabi ng kalsada eh. Yeah. Ibig sabihin, Manong Boy, simulat sa pun na umalis ka dun sa lugar nyo, dito ka na pumunta. Saan ba probinsya mo? Ilocano ko kay mother ko. Ah, Ilocano ka pala eh. Nagpares tayo ng Ilocano pala. Sabela. Pero marunong ka mag-Ilocano? Okay lang eh. Ha? Basit lang eh. Ah, basit lang? Ah, basit. Guys, yung mga Ilocano, kaibigan natin mga Ilocano rin pala si Manong Boy oh. Manong Boy, Tatay Boy na lang kaya, mas maganda. Pili. Mas maganda, Tatay Boy. Manong Boy na lang. So, ibig sabihin, nung... Ilan taon ba ka pa kayo? Ha? Ako, ilan taon na ako? Bata pa ako, 21 lang. 21 tawag yung Tatay Boy. Tatay Boy, oh. Ayan. So, ayan guys. Kaya nga ako huminto habang nangamamasada. Nakita ko ulit kasi si Tatay Boy. Actually, minsan-minsan nakikita ko rin siya. Tapos may dala-dala siyang mga plastic. Eh, nakita ko siya. Naka-steady. Kaya sabi ko, kakausapin ko siya ulit. Para kung ano man yung pwede natin na may tulong kahit munti sa kanya. Ano, maibigay natin. Wala ka bang nararamdaman sa katawan mo? Meron, balikat. Biwag. Itong tuhod, dalawang tuhod. Sarayan. Marami na. Hindi ka nagpapacheck up. Wala eh, no? Nagpatikot ako. Kasi lang sabi sa'yo. Masang tayo na hindi dapat kain. Karin ng baboy, manok. Buti meron kang ano? Buti meron kang pampacheck up. Buti meron kang pampacheck up. Uy, yun ay yaro eh. Nakumaw ko na pension sing ikapat na po kasi hindi nagbayad yung bayo ko sa Cavite. Ah, ibig sabihin, meron kang pension. Ano ba trabaho mo nung araw? Nasagot pa niya ako dati. Panikarya. Gitarya na. Ano yan? Ano yan? September. Ah, yung kumbaga, machine operator ka. Tatay Boy, machine operator ka nung araw. Magkano ang pension mo? 6,700 a monthly. Eh ngayon, wala na. Hindi, meron pa rin kasi naging susulado ng bangko kasi bayaran ko raw ng obligat yung pinatang kaya ko, 90,000. Hindi, ibig ko sabihin, Tatay Boy, sa ngayon, nakakakuha ka pa ba ng pension mo? Itong pagkabi ng ito, yun ang last mo na pension? Hindi, so tuloy-tuloy ito yung ikaw, apat na muna ko na nag-pension. Ah, eh, quarterly pala kayo. Okay, binabayaran ko yung... Pagkano natitira din sa 6,000 na yun? Lang. Kung ako nang nag-ibig sa gampay, dapat yung kamagano ko, okay. Bibigyan mo ang tumutal. Ngayon, ayaw ko hindi nga malaki. Ano lang, 3,000 pagka. Kasi madalo malaki yung dati na tinigil na lipo. Ibig sabihin, yung pension mo, Tay Boy, hindi ka pwede makakuha man lang na kahit na bahay, ganyan. Kikiran mo. Kaya lang, insurance lang nakaharap ko eh. Hindi, ibig sabihin, yung bahay ba, nahuupahan mo kahit mali, hindi ka makakakuha. Wala na siya mga palang mo pa rin. Kaya mga upahan. Pero paano yun, pang araw-araw mo siyang kukuha? Kaya nagbibigyan ng sumasyon na. Nagbibigyan ng? Kasi malaki yung sumasyon. Hindi ko parang yung malakas. Sa isang araw, magkano binibigyan sa lalo? Mas kalimutan siya, kumikita ko ng... Oh, wala kas pa nakita mo. Eh, katresikita ko, lental nakita ko. Hindi, araw na malakas. Araw may lang dyan. Nakita ko, 1,000 lang. Ganun lang. Ito para... Ay, malaki pa lang yung nakita mo araw-araw eh. Yung mga inubigay mga tao pagka... Oo. Pero hindi naman araw-araw na kumikita ka na gano'ng kalaki. May time lang na gano'n. Hindi nga wala. Paano pagka tayo eh, pag kumulan-ulan, saan ka sisilong? Dito pa rin. Kasi may payo ko eh. Laptop. Laptop. Oo. Hindi kasi
natin. Kaya kita in-interview para ipaabot dun sa mga kaibigan natin na may kakayanan, may kakayahang tumulong sa'yo, ano? Sa sitwasyon mong yan, no? So, kung ano tanong mo man, meron silang maibang may ipaabot. Kung tanong rin kita rin ko, tayo ko ino. Kung tanong kita rin dito para maipahatid sa'yo at maipaabot yung tulong na ibibigay nila sa'yo. So, yun guys, ito. Tapos na po yung ating video. Inaanan ko lang si Tatay Boy. Ayan, Tatay Boy. Para hingin yung kanyang opinion, no? About sa kanyang buhay. Eh, tayo naman po, hindi naman po ganun-ganun tumulong. Dahil ako eh, isa lang din na tricycle driver. Kasama ko pa si Mildred, nag-video. So, yan. Sa mga nanonood po dyan, ano pong masasabi mo, Tatay Boy, sa mga nanonood? Sa mga nanonood sa pangkalahatan sa buong Pilipinas, lubos ako nagpapasalamat kung sino man ang nakaparasahin at pinatulong. Natatanyan na po yun. Kasi nandito sa aking sensasyon, nasakali ako natutulog. Depress ng buhay ko din yung nagkaroon ng bubo, giniba ng barangay. Sa ngayon, nandito sa highway, nagdarang sakyan. Anong gusto mong hingin sa kanila kung sakali? Panggamon, pangano, para paano ba? Ang gastos, kaya paano? Pwede na lang yung sa akin kasi mabigat yung hihingin ng pagkong unang-una kasi kung buko unang-una walang ilaw at sa akin makarecover lang sa gamot gano'n lang wala ka pong makareseta dyan? At doon nakabalik po sa isip center ko so yun po kahit sa gamot-gamot lang daw kasi marami na palang nararamdaman si Tatay Boy dito no? Dito. Marami nang nararamdaman sa edad niya ganito. Sa edad niya 68, tingnan niya nandito po pa siya sa kalye. No? Kaya sa panahon ngayon, malamig pa. Tapos nandito siya sa tabing kalsada, pollution po yung kalaban ng Tatay Boy. No? So sa mga ano po dyan, sana po kahit pa paano. Share your blessings naman po para sa kagaya ni Tatay Boy na nandito sa kalye na katira. So, Tatay Boy, pasalamat ka na sa kanila. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa nakaparoon sa buong Pilipinas para sa panglaban kung may mga puso kayo hanggang tumulong. God bless you na lang po sa inyo sa may bukol na puso. Maraming maraming salamat po. Hindi po. Ganoon lang po. Yan. Ayun, Tatay Boy, sana may makinig at nakikinig. Sigurado naman ako may tutulong sa iyo dyan dito sa kalagayan mo sa sitwasyon mo. Ayan, sana po meron pong tumulong kay Tatay Boy no? Para sa sitwasyon niya. Kung ano man yung maibigay natin, may babo, may babo. Siguro malaking bagay na po sa kanya yun. Tatay Boy, salamat na sa pagpapaulak mo. Ano namin sa interview namin at nabituhan ka namin ngayon. Alam, Tatay Boy, sana nakatulong ang aking munting handog na maibsan ang kalam at hirap na iyong pinagdadaanan. Pangako na tayo'y magkikita pang muli. Paalam, Tatay Boy. Kami ay nabuo sa iisang layunin at bukasiyan namin makatulong sa kababayan nating kinapos at nasa lantapan ng iba't ibang klase ng unos.
kami magdadala ng ngiti at saya sa bawat taong nawawalan na ng pag-asa. Lugmok man o dapa ay ating ibabangon sa paraang hatid ng Dunaw Foundation. Sa munting pagtulong mo ay matulungan, ang munting hiling ng tao sa tulong ay salat. Kung ang puso at isipan natin isa, sa mundong ito lahat tayo ay kaysaya. Kaming tularan pagkos ay higitan sa mga nangangailangan, tayo'y magtutulungan sa mga suliranin, katulong nyo kami, dungaw ay aagapay nang walang hinggan.